Ngayon po ay Holy Thursday. At tinatawag din po itong Maundy Thursday. Dito po magsisimula yung tinatawag na Paschal Triduum. At ang magiging panimula po ay yung Mass of the Lord's Supper. Alam niyo, magandang maunawaan no, na yung Maundy ay nagmula sa salitang Latin na mandatum. Ibig sabihin sa English, mandate, parang command. Bakit kaya? No? Alam niyo, pag Mass of the Lord's Supper, pag ipinahayag na po yung Ebanghelyo ayon kay Juan, ito po ay chapter 13, ang ilalahad po dito ay kung ano ang naganap nung naghapunan ang Panginoon kasama ang kanyang mga apostoles. What happened then? During that supper, uniquely, the Lord washed the feet of His apostles. Alam nyo, sabi, Mass of the Lord's Supper, dapat ang pwedeng marinig natin ay yung Eucharist, kasi ito nga po yung institution of the Eucharist on that Last Supper when the Lord with the bread and the cup raised it and said, "This is my body, this is my blood. Do this in memory of me." Kaya palagi po tayo nagdiriwang ng Eucharist. Alam nyo, makikita po natin yan sa Synoptic Gospels, sa Matthew, Mark, and Luke. Pero uniquely sa John, iba yung portrayal ng Eucharist. Diyan sa Last Supper, ang binibigyang diin, o sabihin na nating highlight, yung washing of the feet. And you know what's interesting? After the Lord washed the feet of His apostles, He said, "What I have done, so you must do." Yung pala yung pandatum, yung pala yung mandate. Sabi daw nila, no, when Christ was ministering, even before His experience of the Paschal mystery, meaning His passion, death, and resurrection, He spoke in parables. Sabi nga po ay nagkwento siya, and they were all stories about God's kingdom. Pero alam nyo, uniquely, sinasabi daw na itong nangyari nung Last Supper when the Lord washed the feet of His apostles, it is also called a parable in action. Kasi hindi siya ng kwento. Ang ginawa niya ay kumilo siya. Meron siyang ipinakita. In Jewish culture, those who bow down with a basin, with a towel, with water in the basin, washing the feet of anybody is only done by a servant. Done, sabi nga, by a slave. But you know, the Lord stooped down. And with that towel around His waist, no, after washing the feet of His apostles, wiped the feet, the dirty feet that was washed. Sabi nga po sa ating gospel, nung nalaman ni Peter na gagawin ito, sabi niya, "No, Lord, no, Lord." And it was like the Lord telling him, "I have to do this to you because it will be done to everyone. If I will not do this to you, eh, hindi ka na parang kasali." E di sabi ni Peter, "Naku, Lord, ganun ba? Then, wag lang pa ako, my hands and my head as well." I think the washing of the feet, given this
powerful message of servanthood and even victimhood was Christ dramatizing to his companion, his disciples, what it means to serve. One has to stoop down in humility like a servant, offer oneself for others. Kaya nga, no, if you read the Gospel of John, no, the command of the Lord is to show that washing of the feet in loving each other. And that's what the Lord did. You know, very striking, even in John 15, the Lord, after sharing all this command to love one another, said, "No greater love than this, than to lay down one's life for one's friends." Kaya nga sabi niya, "You are my friend if you do what I command you." So if we want to establish a deep relationship with Jesus, yung tunay na pakikipagkaibigan sa Kanya ay yung sundin ang Kanyang utos na magbahalan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at paghuhugas ng paa. Alam niyo yung paghuhugas ng paa, no? Nangyayari yan sa tahanan. Nangyayari yan sa opisina. Nangyayari yan sa pamayanan. Nangyayari yan sa kahit anong larangan ng buhay. Once we are able to be humble enough and to offer our lives in service for the other. Ikaw, di ba bilang magulang, yung paghuhugas ng paa ay ginagawa mo sa pag-aalaga at pagtataguyod mo sa iyong mga anak? Ikaw, kung anak ka, hindi ba ganun din ang iyong ginagawa? Yung iyong pagsunod sa iyong magulang, o bilang anak, pag tumatanda, yung iyong mga magulang, yung pag-alaga sa kanila, hindi ba ito ay paghuhugas ng paa? O di ba sa opisina, kapag alam mo na lumalampas ka kahit sa oras ng trabaho, ginagawa mo yung hindi na kailangang para mag-overtime ka o bayaran mo kasi you're doing this as a form of service for your company, for your co-employees, even for your boss. Washing of the feet happens. And even in your office environment, when you are unnoticed, you do chores out of love and service so that people will benefit. Ayan, paghuhugas ng paa. At kung ikaw'y nasa pamahalaan, ganun din. Ang paghuhugas ng paa ay nagaganap kapag naglilingkod ka. Hindi para maging popular. Hindi para mahalal uli, kundi para maglingkod sa mga nangangailangan. At inaasahan po yan for those in public office. Even in the church setting, this is very true. Diba sa parokya? Bakit ba maraming volunteers? Bakit ba maraming laiko na nagseserve? Kasi alam nila, ang buhay nila ay magiging makahulugan kung ginagawa nila para sa kapwa. Sabi nga ng kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yan ang sinasabing mandatum. Yan ang sinasabi ng Panginoon na sundin ang kanyang utos na magmahalan. Alam niyo ba, mahirap kay Jesus yung yumuko at maghugas ng paa. Pero saan niya pinatunayan ito? Nung siya ay pumasok na sa proseso ng pagpapako sa krus. Nung dinaanan na niya ang mga pasakit. And we know what happened. He was jeered, mocked, laughed at. And he experienced being crowned with thorns. He carried that heavy cross.
He was crucified. And then, up on that cross, people continued to insult him. But he was just silent. All this offered for his love for each of us. Love for the world. Love for the salvation of mankind. I hope the washing of the feet does not happen only during Holy Thursday, during the Mass of the Lord's Supper. I hope it happens every day of our lives. Let us offer ourselves in humble service and love for one another. Amen.